Panahon na para mabaklas ang Golden State Warriors, mga kapatid. Mapupurnada na ang championship core ng Dubs bago ang February 8 trading deadline. Kabadong-kabado na si Steph dahil lahat nga po ng manlalaro sa Golden State e pwedeng mapatalsik maliban lamang sa kanya. Kahit ang buong fans e halos manlumo nang marinig nila ang ganitong balita sa pinaka-iniidolo nilang kuponan sa NBA. Kahit sino nga po malamang hindi talaga magugustuhan kung ganito na ang mangyayari sa kuponang nagpapataob kay The King LeBron James. Makailang beses na nga din po yan, ano? Nasilat pa rin ang Warriors sa last laban nila kontra dito sa Grizzlies nila Morant. Kahit pa nga nandyan na itong si Draymond Green. Katakot-takot na 25 fouls at 19 turnovers. 11 puntos ang nilamang sa kanila sa fourth quarter, mga kapatid. Lalong bumagsak, 18 wins at 22 losses na sa 40 games na nilaro nila. Nabaon pa rin sa pang-11 sa standings ang Golden State. Ito na nga po ang malipit pa dyan. Paalam Draymond at paalam Clay na ang sinisigaw maging na mga analyst ng liga. Hindi na nga daw dapat palagpasin pa to dahil talagang laging nagiging emosyonal ang Warriors team kila Clay Thompson at maging dito kay Draymond Green. Klarong-klaro nga po sa lahat ang pagbagsak ng laruan itong si Captain Clay at etong pangalawang beses ng pagkakasuspindi kay Draymond. Lalong nagiging pabigat ang dalawa sa kupunan. Pero napakahirap nga po to na desisyon dahil matagal na nilang manlalaro at kasama sa championship core ang dalawa. Pero sa ayaw pa man o sa gusto ng team, dapat na nga daw silang matrade agad kung si Kendrick Perkins pa ang tatanungin. Ang goal ng Warriors, mga kapatid, ay ma-maximize ang natitirang taon ni Curry sa kanila. Kaya kahit maging si CP3 ay walang ligtas, total non-guaranteed ang final year niya. At etong si Clay naman ay magtatapos na nga rin po ang kontrata ngayong taon. Madali lang rin sa kanilang i-move na itong si Andrew Wiggins dahil kitang-kita rin na struggle talaga ang batang to. Para kay Draymond, sakit sa ulo na para sa team ang pinaggagawa niya nang dahil nga dito sa mga antics niya. Kaya ang ending ay suspended agad ang dalawang beses pa. At para na rin lumaki ang cap space ng Warriors at maging flexible sa mga darating na season. Kumbaga pang long term na ang iniisip ngayon ng Golden State. Samantala tila nabunyag na, mga kapatid, kung sino ang ititrade ng Lakers ngayon. Nasabi ko na nga rin po to sa nakaraang post natin na dito nag-explore ngayon ang LA kila DeJounte Murray at Clint Capela. Malapit-lapit na nga rin po ang trade deadline sa February 8 na nga po yan. Kaya wala nang dapat pang sayangin rin na panahon ang kahit sinong kuponan, kundi mag-focus na sa mga manlalarong nasa trading block ng mga kuponan. Mismong si General Manager Rob Pelinka ang gustong makuha ang dalawa para itandem nga dito kila LeBron at AD. Pero hindi basta-basta, mga kapatid, ang pwedeng pakawalan ng Lakers dito. Valuable na asset ang gustong makuha ng Atlanta bago nila pakawalan sila Murray at Capela. Pag nagkataon, etong sila Austin Reeves, Rui Hachimura at Jalen Hood-Schifino. Kapalit nila DeJounte Murray at Clint Capela ang pwedeng mangyari. Napakalaking desisyon to para sa Purple and Gold dahil kahit mga fans, hindi nila gustong mapakawalan na lang bigla itong si Austin Reeves. Nasabi na rin ng Lakers dati na hindi nila papakawalan si Reeves sa kahit sino pa mang kuponan dahil itinuturing nila itong valuable asset. Disenteng-disente at consistent ang laruan itong si Austin Reeves, mga kapatid, kaya talagang hirap ang Purple and Gold kung isasama ba talaga siya sa trade ngayon. Kinokonsidera siyang untradeable asset kasama nila LeBron at AD. Pero kung tamang pyesa naman na makukuha nila para sa long term at syempre may chemistry kila LeBron at AD, pwede rin mapakawalan to ng LA. Instead nga na si Reeves at Chimura at Hood Schifino, etong si Dilo na lang Hachimura at Schifino. Kapalit nila Murray at Capela, ano? Dahil sayang na sayang talaga si Austin Reeves kung mapapakawalan nila ng maaga.